Ayan. Yung mga nagbubulag-bulagan na mga kababayan natin pagdating po dito sa problema na to, ay tila po ba ay okay lang sa kanila? Mga kababayan ko, ito po ba'y pumabor? Sabi ko nga po, ito po ba'y pumabor na nagbaba po ng presyo ang bigas natin? Ito po ba'y pumabor sa Pilipino? Opo, kung ako po'y tatanungin ninyo, yung ibang mga kababayan natin, pabor po sa kanila to. Opo, pabor po sa kanila to. Pero may maliit na porsyento na hindi pabor. Yun ay yung mga retailers nga na sinasabi ko. Ako'y mananawagan dito kay Hitad. No? Ako'y mananawagan dito kay Hitad. Maayos naman ang pamamalakad ng ating gobyerno. Maayos naman ang binagawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi natin kailangan sakyan ang galit ng ibang tao, sakyan ang galit ng ibang mga nagtitinda retailers para may masabi tayo laban sa ating gobyerno. Matanong ko lang kayo, mga kababayan ko. Ito'y maikling paglilinaw lang. Ha? Simula nang bumaba ang bigas, ang mga tao may nasasabi pa rin sa gobyerno. Totoo lang. Tanungin ko po kayo, bumaba ang bigas, may nasasabi pa rin ng mga tao. Mga kababayan ko, tumaas ang bigas, naghihimutok ang mga Pilipino. Ngayon, ginawang 45 pesos ang pinakamataas na secondary class na bigas. Mga kababayan ko, at ginawang hanggang 41 pesos ang pinakamababa ng secondary class na bigas. Mga kababayan, may nasasabi pa rin ilang kababayan natin. Now, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo, mga kababayan ko. Nung alak, yung alak tumaas. Bakit hindi nagreklamo ang mga Pilipino? Mga kababayan, tanungin ko po kayo, nung tumaas po ang presyo ng alak dahil sa Simtax, bakit ang mga Pilipino hindi nagreklamo? Tanungin ko nga po kayo, mga kababayan ko. Hindi mo nagreklamo ang mga Pilipino, tama? You cannot say please everybody. Correct po kayo naman, Mercedes dress. Diba? Tanungin ko kayo, noong ang alak naging yung magkano ba dati yung MP? Dati, di ba, 90 pesos. Tumaas ng 110. Ngayon, 140. Mga kababayan ko, ano nangyari? Nagreklamo ba mga Pilipino? Nagwala ba yung mga literal na gumagamit ito? Hindi, di ba, mga kababayan ko? Nung tumaas ang Yossi, na dating 3 piso, naging 7 pesos, naging 10 piso ngayon, nagreklamo ba mga Pilipino? Ba't hindi nagreklamo mga Pilipino? Nakakapagtaka nga lang ngayon, kung kailan bumaba ang bigas, binigyan kayo ng pagkakataon na makabili ng murang bigas, ay saka nagre-reklamo ang ilang Pilipino. Ano ba talaga? Saan ilalagay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung sarili niya? Diba? Kasi naghihimutok yung mga tao. Kawawa daw yung mga retailers. Kawawa daw yung mga nagtitinda. Hindi daw tama yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano niyo nasabi na hindi tama yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Paibalik nga po yung question doon kay Hitad. Paibalik nga po yung tanong ko doon sa nagsabing tao na naka-live kanina. Paano nyo ho nasabi na kawawa ho yung mga retailers na yan na nagtitinda sa mga pale-palengke? Nakakasiguro po ba kayo na magiging kawawa sila? No. Mga kababayan ko, paglilinaw po ito, ha. Paglilinaw. Yung mga retailers po na yan, mga kababayan ko, yung mga nagtitinda ng bigas na nalubos na naapektuhan, na malulugi po nang dahil sa pagbaba ng presyo, mga kababayan ko, ito po ang sagot ng ating gobyerno. Magbibigay po ang ating government ng paman ang pamahalaan natin, ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos o ng Marcos administration, ng tigpi 15,000 po kada isang retailer na apektado ng pagbaba ng presyo at sumusunod. Paisabi po kay Hitad, mga kababayan, na mali po yung kanyang mga pinaparatang, lalong-lalo na sa social media. Shoutout po Kuya Manix Conde.
Shoutout po kay Kenneth Reyes, Mercedes Des, Nanay Lori, Nanay Carmen, and Lori Mamawag. Maraming salamat po. Mga kababayan ko, tanungin ko po kayo. Eh, bawat retailers po makakatanggap ng tigpi 15,000. Hindi pa po ba kayo masaya? Hindi pa po ba magiging masaya yung mga retailers natin na makakatanggap sila ng tigpi 15,000 kada isang store? Mga kababayan ko, malaking tulong po ito para sa ating mga kababayan. Dahil sumunod po sila sa panukala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, mga kababayan ko, hindi pa man po na ipapamigay yung 15,000, hinahatulan na po nung isang tao. Sinisira na po nung isang tao. Kapag sinabi po bang DSWD, korap? Kapag sinabi po bang yung isang ahensya ng gobyerno hanggat hindi mo napapatunayan, korap? Alamin po muna natin, mga kababayan ko. Tignan natin ang basihan, mga kababayan ko. Tingnan muna natin kung paano ibibigay ng gobyerno. Tingnan muna natin kung paano papamahalaan ng gobyerno. Saka tayo magsalita sa government if ang government natin ay meron ng nagawang commitment na mali. Hindi pa napapamigay, yung tigpi 15,000 inuunahan na. Sabi ko nga dito, mga kababayan ko, malayo pa ang eleksyon. 2025 pa ang eleksyon, pero tingnan nyo ang ginagawa nito ni Hitad, namumuliti ka na. Tama ba ako, mga kababayan? Hindi pa man nag-uumpisa ang campaign for senatorial. Namuumuliti ka na po, mga kababayan. Ito po ilang tara na paninira na lang po lamang sa ating gobyerno at sa mga kandidato na hahawakan ng ating Pangulo. Bakit, mga kababayan ko? Nakikita na po ba ninyo? Nararanasan na po ba ninyo? Nalalasap na po ba ninyo yung 40 to 41 pesos na bigas? Mga kababayan, sinabi ng Pangulo, kine-question niya na tagumpay daw. Tagumpay dahil sumunod yung mga Pilipino. Tama ba, mga kababayan ko? Kung sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagtagumpay siya, planado yung kanyang gawa, planado yung nangyari, alam ng mga tao yung nangyari. Ibig sabihin ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtagumpay siya because the Filipino people sumunod sa mandato niya. Tama ba ako? Mga kababayan ko, yan ang totoong nangyayari. Yung mga Pilipino na nagtitindang retailer, bakit sila sumunod? Ba't sila bumaba? Because dahil sa batas. Sa batas na pinangahawakan nila. Bakit sumunod ang mga kababayan natin? Mga kababayan ko, dahil sumusunod sila sa gobyerno. Yan ang gusto ata nito ni Hitad na gobyerno, yung watak-watak eh. Doon ka kay Noiti. Diba? Ang lakas pa magsalita. Tanungin nyo nga si Hitad, bakit nung panahon na tumaas ang alak, matindi nagreklamo yan. Ngayon, binaba yung bigas, sumunod yung mga retailers, ginagawa pa rin masama yung gobyerno. Mga kababayan ko, nabivisualize yung ba yung sinasabi ko? Na, wala, hindi nila tama yung sinabi naman Mercedes Dres eh. So, totoo lang. Sabi dito, may kasabihan, you cannot please everybody. Totoo yan. Hindi lahat sasang-ayon dun. Yung iba sang-ayon. Alam nyo ano yung mga sang-ayon? Yung salat talaga sa buhay. Bakit? Yung salat talaga sa buhay. Bakit ko sinasabing, yung mga salat talaga sa buhay ang talaga makikinabang? Biruin mo, bumaba yung presyo ng bigas. Almost 10 pesos ang binaba. Secondary rice. Mga kababayan ko, ako lang, ang ganda ng taktika ni Pangulo eh. Ang ganda ng taktika ni Pangulo sa totoo lang. Ang ganda ng taktika ni Pangulo. Ginawa niya yan para hindi makaporma yung mga nag-hoarding. Ginawa niya yan upang hindi makaporma. Bakit ko sinabi na ginawa niya yan para hindi makaporma yung mga nag-hoarding? Bakit? Kapag ang secondary na bigas tumaas, kasunod na tataas niyan, premium rice. Imaginin mo kung ang premium rice 55 pesos, mga kababayan ko, gagawin ng mga rice dealer yan na 6 na bapag mangyayari yan, ang magiging presyo lang kung 655 yan, gagawin nila 65 yan. Tapos yung 55 gagawing secondary rice, pangit pa. Mga kababayan ko, imagine that.
Alam nyo ang ba't nagkaroon ng batas na ganyan, mga kababayan ko? Para hindi magawa nung mga nag-hoarding yung kanilang plano for the next year. Kasi bakit? Wala tayong importation eh. Unlike sinasabi ni Maharlika na smuggler, smuggler, smuggler. My God, hindi pa nga tayo nag-i-import ng bigas ngayon. Mga kababayan ko, did you get my point? Yung laban ngayon ng gobyerno natin versus the mga businessman. Yung laban ngayon natin, mga kababayan ko, laban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kapatid, is laban yun because sa mga nananamantalang businessman. Hindi magets ng ibang kababayan natin yung nangyayari ngayon. Why? Mga kababayan ko, because some of our kababayan nakatutok sa chismis, nakatutok sa chika, anong latest kay Vice Ganda, anong latest dito sa mga videos, hindi naiintindihan. Mga kapatid, if you don't mind, mga kababayan ko, kung titignan natin yung ginagawa ni President Bongbong Marcos, kung hindi niya ba, kung hindi ba maaapektuhan yung mga retailers sa tingin niyo, mga kababayan ko, kung di maapektuhan yung mga retailers sa tingin niyo, bibili pa ba sila doon sa mga businessman na nag-hoarding? Sa mga wholesaler? Of course, hindi na bibili yan. Saan tayo maghahanap ng murang bigas? Mga kababayan ko, rekta sa magsasaka. Oh, nakuha nyo? Sabi ko sa inyo, ganyan magdisiplina si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, ganyan magdisiplina si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Kung hindi nyo narinig, hindi nyo naiintindihan, ganyan magdisiplina ang gobyerno natin. Pasalamat kayo, may puso pa yan. Pero kung walang puso yan, mga kababayan ko, ay nako, bahala kayo maghirap, gutom kayo. Di ba? Oh, sabi ni Ma'am Divina Valdemores, puro reklamo ng bigas, pagsigarilyo, nakakabili ng isang kaha, 180 pesos, 240 na po sa 7-Eleven. Di ba? Imagine yan. Di ba? Po, pag sa alak, pag sa sigarilyo, ang gagaling. Di ba? Present. May pambili. Kompleto pa. Di ba? May pamulutan pa. Mga kapatid, eh, ang tindi ngayon eh, tumaas yung presyo ng bili, tumaas yung presyo ng mga yan, hindi man lang nagreklamo mga Pilipino. Sa totoo lang ha, hindi man lang, kain tayo nag-araya habang nagkwekwentuhan tayo ha. Kakain lang ako nag-araya. Diba? Nagtataka lang ako eh. Sobrang nagtataka ako. Walang pumuputak na Pilipino kapag nagtataas na presyo ng alak, sigarilyo. Mga kababayan, gumising kayo sa katotohanan. Ano ba mahalaga? Alak ba o sigarilyo? Mga kapatid, pili kayo, ano mahalaga sa dalawa na yan? Dalawang makasalanang bagay yan. Mga kababayan, ha? Tapos nagbaba ang presyo ng bigas, naghihimutok kayo? Ang totoo lang, nag-iimutok nila. Ano ba? Ang binito. Oh, dapat we must obey before we complain. Correct! Tama po, Ma'am Mercedes Dress. Sundin muna natin ang gagawin ng gobyerno natin. Sundin muna natin ang mangyayari. Sundin muna natin ang ating pamahalaan nang sa ganun maging maayos tayo. Ang problema kasi sa mga Pilipino, real talk, mga kababayan, nauuna ang bunganga, nauuna ang galit, nauuna ang sentimento bago tayo mag-isip. Mga kapatid, real talk lang ha, walang samaan ng loob. Marami sa mga Pilipino ngayon, nauuna ang galit. Alam niyo paano? Ganito. Galit ako kay ganito. Galit ako kay ganyan. Mag-post ka sa Facebook. Yung presyo ng bigas bumaba, pero yung alak tumaas. Ganun ba?
mga kababayan ko, pinahihirapan ni Barangulong Bongbong Marcos sa mga retailer. Pero, napaisip ka ba? Ano ba naging solusyon ng gobyerno? Alam mo ba naging solusyon ng gobyerno? Bagong-bago ka nagsalita sa social media? Magpasalamat pa nga tayo, may gobyernong ganyan eh. Ako, Joe, imagine, businessman na yan, bibigyan pa ng ayuda, tigki-kinsibil. Diba? Sabi ni Ma'am Lori, oh, kailangan yata ilatag at iba. Ibalita ng mga tao ang nangyayari. Transparent, di sasabihin na ginagawa na mahirap, ma-misplace talaga. Alam mo, sa totoo lang, ang hirap magpaliwanag sa mga kababayan natin, sa totoo lang eh. Alam mo bakit? Tayo dito sa channel ko, nagkakaintindihan tayo because we are pro-government. How about the non? O, hindi mga pro-government, mga kababayan ko. Yun ang mga mahirap paliwanagan. Because ang gusto nila, chismis. Hindi good news. Mga kapatid, natutuwa nga ako kay Jet TV. Totoo lang ha. Nakita ko yung video niya. Yung interview niya yung interview yung nagbebenta ng bigas. Alam niya nakasimangot. In-explain niya naman ngayon kung bakit. Mga kababayan ko, nakakatuwa, di ba? Yun na maganda. Bakit kami hindi kawawa? Namili ka ng bigas 54, yung tag 41. Noon, si Hitad, kasi maraming pamdili. Di ba, Jun? Madrigal? Diba? Ang daming reklamador. Tama, Kuya Ramil. Ang daming reklamador. Imagine mo, kung pinabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kartel na yan, aabusuhin tayo niyan. Kasi alam ng kartel yung weaknesses ng government natin. But, tandaan ninyo, nag-overthinking tong mga kartel na to. Hindi nila alam, gagawa si Pangulo ng Executive Order 39 para ipababa yung presyo ng bigas. Sa tingin nyo, sisisihin ba nila si Pangulong Bongbong Marcos? Sa una, sa mga hindi nakakaalam. Pero tandaan ninyo, yung mga retailers ba na yon na bumili ng mataas na presyo doon? Sa tingin nyo, mga kababayan ko? Sa tingin nyo, ha? Na bumili ng mataas na presyo doon sa wholesaler, bibili pa ba yung retailer na yon? Hindi na bibili yung mga retailer na yon. Kasi mataas ang presyo nila. Imagine nyo, hindi nabibili yung mga reseller na yon doon sa pinagbilan nila. Maghahanap na ngayon yan ng mas mababang supplier. Bakit, mga kababayan ko? Mataas ang benta nila eh. Kailangan namin tumubo. Nalugi kami ngayon ng 15,000. Ibabalik sa amin ng gobyerno. Ngayon yung mga retailers na yan, mga kababayan ko, yung mga retailers na yan, maghahanap ng supplier yan. And this is the perfect timing, mga kababayan ko, by November na makakapag-ani tayo ng palay, mga kababayan, yung mga magsasaka naman natin ang mamimili, ang kikita. Hindi na ngayon itong mga kartel na kubrador. Tama? Mga kababayan ko?